kahit pagdating sa mga sakyan. Lamang ang may alam ika nga nila. Merong ilang car features na makakatulong na maging mas ligtas, mas madali, at para maging mas maginhawa ang pagmamaneho. Kung isa kang baguhang driver o kakabili lang ng bagong sakyan, maaaring merong ilang bagong car features na hindi mo alam kung paano ito gamitin. Maaaring nakikita mo lang ang mga ito sa kung saan ito nakalagay, pero hindi mo alam kung para saan at kailan ito pwedeng gamitin. Depende sa sakyan, maaaring meron pang ibang car features ang inyong nabili na hindi ko maisasama, kaya napaka-importante kung babasahin niyo ang owner's manual para malaman mo ang lahat ng mga ito at masulit mo dahil kasama ito sa mga binayaran mo sa pagbili ng iyong sakyan. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang ilang car features na maaaring hindi mo pa alam gamitin, pero meron palang malaking silbi at mas makakatulong para mas mapadali at makapagmaneho pa ng maayos sa iba't ibang sitwasyon. Ang unang car feature na marahil na hindi mo alam ay ang anti-glare mode o rearview mirror dimmer. Kung nakapagmaneho na kayo sa gabi, siguro naman ay minsan na kayo nagkaroon ng kasunurang kamote driver sa likod na hindi binababa ang headlights mula sa high beam. Alam kong nakakairita ito sa pakiramdam dahil sobra itong nakakasilaw kapag tumatama sa rearview mirror. Ilan ito sa mga sitwasyon na hindi mo maiiwasan, lalo na kung mas malaki ang sakyan sa likod. Kaya kung gusto nyo na kahit papano ay mabawasan ang glare o ang ilaw na tumatama dito, pwede mong gamitin ang rearview mirror dimmer sa pamamagitan ng pagtulak ng selector tab na makikita sa ibabang bahagi nito. Pero huwag itong kalimutang ibalik sa day drive mode sa pamamagitan ng pagkabig ng selector pabalik, lalo na kung hindi pa naman madilim, dahil maaring hindi mo makita ng maayos ang mga nasa likuran ng iyong sakyan. Ang sunod na car feature ay ang fuel tank indicator. Nakalagay ito sa mismong fuel gauge na makikita sa mismong instrument cluster. Maliban sa malalaman mo dito kung gaano pa karami ang laman ng iyong fuel tank, pwede mo ring malaman kung saan side ng sakyan nakalagay ang fuel filler cap sa pamamagitan ng maliit na triangle, depende sa kung saan ito nakaturo. Mula sa driver's seat, maaaring hindi mo makita ang fuel filler cap sa mga side mirror, kaya kung gusto mong makasiguro, ito lang ang kailangan mong tingnan. Makakatulong ito para maiposisyon mo ng maayos ang sakyan katabi ng fuel dispenser kapag magpapakarga, lalo kung ito unong guys mong gagawin. Ang mga susunod na car features ay ginagamit para maging mas komportable ka sa iyong pagmamaneho. Maliban sa pag-adjust ng paatras at paabante ng upuan, sa ibang sakyan ay meron ng tinatawag na height adjuster, depende sa kung gaano katangkad ang nagmamaneho. Maliban dito, meron ring tinatawag na seatbelt height adjuster para hindi masyadong mahigpit ang pagkakalagay ng seatbelt, lalo na sa matatangkad ng drivers. Pwede rin i-adjust kung gaano kataas ang headrest at ang sandalan ng upuan. Maliban pa dito, pwede rin i-adjust ang manibela kung gaano kataas sa pamamagitan ng steering wheel adjuster para hindi basta-basta mangangalay ang iyong mga braso. Sa ibang sakyan naman, meron ang tinatawag na telescopic steering wheel kung saan pwede mong i-adjust hindi lang ang taas ng manibela, kundi pati rin ang distansya nito mula sa dashboard. Dahil bawal umupo ang mga bata sa unahan ng sakyan, maaaring hindi mo mababantayan ang kanilang mga ginagawa sa likuran. Ang isa sa pinakadelikadong magawa nila ay ang mabuksan ng alinman sa mga pintuan. Hindi sapat na ilalak mo lang ang mga ito dahil posible rin nila itong ma-unlock. Kaya kung gusto mo na makasiguro, pwede mong gamitin ang child safety locks na nakalagay sa magkabilang pinto ng sakyan sa likod. Kapag nakababa ito at isinara ang pinto, hindi na ito kayang buksan mula sa loob ng sakyan kahit pa naka-unlock ito. Sa ganitong paraan, tanging ang door handle lang mula sa labas ang may kakayanang makapagbukas nito, kaya sigurado ka na hindi ito aksidenteng mabubuksan ng mga bata mula sa loob. Maaring ibang paraan ang kailangan gawin para gamitin ito sa iyong sakyan, pero meron naman itong guide para mas madali mong masundan. Maliban sa child safety lock, pwede mo rin gamitin ang lock switch para sa mga passenger's window para hindi rin nila mabubuksan ang mga bintana.
Pagdating naman sa air conditioning system ng mga sasakyan, maaring meron ka rin ilang nakikitang simbolo na nakalagay sa mga controls ito, pero hindi mo rin alam kung kailan ito ginagamit. Ang una dito ay ang defogger o defroster na pwedeng gamitin kapag nagkakaroon ng moisture sa mga bintana na siyang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ka makakita mula sa loob. Madalas itong nangyayari kapag malamig ang panahon o kaya merong malakas na ulan. Sa ibang sasakyan ay meron ito para sa unahan at meron din para sa likurang bintana. Merong umiilaw sa button nito kapag ginagamit at kusang namang nawawala kapag naka-off. Ginagamit lang ito kapag kinakailangan, kaya huwag rin itong kalimutang i-off kapag tapos mo nang gamitin. Ang pangalawang feature na kasama sa air conditioning system ng sasakyan ay ang recirculated air mode at ang fresh air mode. Ang recirculated air mode ay walang hangin na pumapasok sa loob ng sasakyan, kaya ito ang ginagamit kapag gusto mong lumamig dito gamit ang aircon. Kabaliktaran naman ito ng fresh air mode dahil kahit nakasara ang lahat ng bintana, ay merong pumapasok na hangin dito na dadaan muna sa cabin air filter, pero hindi nito kasamang masasala ang amoy mula sa labas. Kapag napapansin mo na matagal o kaya naman ay hindi tuluyang lumalamig ang aircon kahit linakasan mo na ito, pwedeng ito ang dahilan. Katulad rin ng defogger, kapag umiilaw ang button nito ay gumagana ang recirculated air mode at fresh air mode naman kapag naka-off. Sa ibang sasakyan naman ay kailangan mo lang idapat ang switch ito sa kung alin ang gusto mong gamitin. Alam natin na karamihan sa mga sasakyan ngayon ay meron ng mga cup holder. Maaring meron ito sa center console, door panel, at kung hindi mo makita ang cup holder ng iyong sasakyan, maaaring nakatago ito sa dashboard nito. Maliban sa mga cup holders, maaaring meron pang ibang retractable features ang iyong sasakyan na hindi mo alam. Ang ilan sa mga ito ay ang isa pang glove compartment at ang curry hook na pwede pagsabitan ng mga bags at iba pa. Kapag meron ka namang nakita hook malapit sa assist grip sa likuran, pwede mo itong lagyan ng mga damit na nakalagay sa hanger kung ayaw mo itong magusot. Karamihan naman sa mga sasakyan ngayon ay meron ng tire changing tools compartment at kadalasan itong nakalagay sa bandang likuran ng mga sasakyan. Siguraduhin na palaging ibalik ang lahat ng tools dito matapos na gamitin para lagi kang sigurado na magagamit mo ang mga ito sa susunod na kailanganin mo. Kapag sa mga sedan, maaring nakalagay ito sa trunk kasama ng spare tire. Ang tire pressure ng mga gulong ay isa sa mahalagang regular na tinitingnan, kaya kung hindi ka sigurado kung ano ang tama dito, pwede mong tingnan ang tire pressure chart na nakalagay sa driver's door. Kung meron namang wiper ang likurang bintana ng iyong sasakyan, malamang ay meron na rin itong windshield washer katulad ng sa unahan at nakalagay rin ito sa switch ng mismong windshield wiper. Katulad ng sinabi ko kanina, maaring merong iba pang car features ang iyong sasakyan na hindi ko maisama dito, kaya mas makakabuti kung susuriin mo ang lahat ng switch button sa nakalagay sa paligid ng sasakyan at siguraduhin na alam mo kung para saan ito ginagamit. Kapag meron kang nakita na hindi ka sigurado, agad itong hanapin sa iyong owner's manual. Maraming pagkakaiba ang mga sasakyan, kaya maaaring meron rin ilang paraan ng paggamit ng ilang features ng mga ito. Sa mga ilang luxury cars, marami pang karagdagang features ang kasama dito, katulad ng payong na nakalagay sa gilid ng pinto. Karamihan sa mga nabanggit kong car features ay nagawan ko na ng magkahiwalay na video kung saan mas ipinaliwanag ko ito ng maayos at ang iba pang mga kasama nito. Kaya kung hindi mo pa yung napapanood, pwede mo na rin yung isunod. Merong tungkol sa mga driving controls, instrument cluster, dashboard, engine compartment, at security and safety features ng mga sasakyan. Ilan lamang ito sa mga car features na maaaring hindi mo pa alam kung para saan at kung kailan pwedeng gamitin. Kung meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. Para naman sa inyong mga katanungan at request na topic na gusto nyo rin gawa ng ganitong video, i-comment nyo lang sa ibaba.
huwag rin kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating Facebook page dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guide.